merong dalawang extreme responses dito sa RM, should I stay or leave? So hindi kami agree dito, ha, kasi masyado siyang extreme. First extreme response sa stay or leave. Too easy to give up. Konting mali lang, aalis na. May mga taong ganyan, yung lalo mga dominant, wala mga pasensya yan, yung mga dominant. I asked my BF if nakikita niya akong babaeng pakakasalan, di siya makasagot. Sign na yan to leave. Ako, for me, tama. Too easy siya. Kasi it makes me think of other questions, parang hindi lang siya nakasagot. What if he's worried about finances? Pwede, well, tama. Next one is, my non-negotiable is cheating. So, kung mag-cheat ka, kahit one time lang, okay, zero chance of reconciliation. Kahit willing yung kabila, makipag-ayos. O, itong sikat, i-explain mo na lang. Sikat, lo. Ano yan eh, mentor ko yan, matindi. First 2 or 3 years of marriage namin, sobra kaming nag-aaway. Every 3 or 4 months, nagkakaroon kami na sobrang laking away to the point that one of us will want to leave. And usually it's ako. Mahilig kasi ako mag-staycation. So, ang ginagawa ko, magpapack ako na suitcase, tapos gusto kong umalis. Every time aalis ako, tatawagan ko si Kat. And then I think at around the 3rd or 4th time, sabi niya, alam mo, tanggalin mo na sa vocabulary mo yung aalis ka. Kasi hindi naman ako abuse all those red flags that will require separation temporarily. Wala namang ganon. So sabi niya, alam mo ba, tanggalin mo na nga sa vocabulary mo yan. And in fairness, nung sinabihan niya ako ng ganyan, it helped me honor the covenant more. One time nagpa-counsel kami dyan kay Katya, kay Jason, mga ninong-ninang namin yan. They told us, alam nyo, at one point, gusto rin namin maghiwalay. In the past, tapos, sabi natin sa kanila, gusto niyo maghiwalay? Ang strong-strong nyo ngayon as a couple. Sabi nila, yes. At one point, gusto namin maghiwalay. Sabi namin, anong ginawa nyo? Nagpa-counsel din sila dun sa isang mentor nila. Ang sabi ng mentor, pastor na isang malaking church, sabi ng mentor nila, kayong dalawa, gusto nyo maghiwalay. Kami rin, dati, gusto rin namin maghiwalay. Nashock din si Jason Kat, di ba? Na parang, Ang lakas-lakas nyo tingnan, no? Gusto nyo maghiwalay. Sabi nung dalawa, yes. Kami, din nag-aaway kami, gusto namin maghiwalay. Yung mentor na pinuntahan namin, sila din. At one point. Gusto sila maghiwalay. Yes. And then, to our shock, meron din silang mentor. Wala na akong props. Wala ka ng props. Meron din silang mentor. Sa taas nila. Yes, sa taas nila. Na ganun din. Gusto rin maghiwalay at one point. Sobra siyang common. Hindi lang pala kami ganun. Normal yun. Dadaan ka sa isang point na masyado na kayong familiar sa isa't isa, na panag-away na kayo, parang gusto niyo maghiwalay, ganun. Kaya lang, ang galing, kasi once nalampasan mo yun, and you learn from it, pareho silang naging strong, di ba? Yeah. Pareho silang couples naging strong. So kami rin, nung nakita namin yun, sige, work out tayo. Ngayon, tanong, kung naghiwalay tayo nun, kung walang nag-counsel sa atin na gusto pa rin nila maghiwalay dati, tapos naghiwalay lang tayo kasi nainis ka lang sa akin, nainis ako sa'yo. Paano? Yung improvements na nangyari sa buhay namin because of each other, hindi mangyayari. Yun. So maraming positives nangyari, di ba? We became stronger after. Individually and together. And together. Oh. So yun ha. Nung nalagpasan namin yon, we became stronger individually and we also became stronger as a couple. Kung wala kaming ninong o ninang na nag-a-advise sa amin, wala na. O siguro din, sila din, ganun. Kung wala rin nag-a-advise sa kanila, maghiwalay na tayo, ganun. Yung first extreme response lagi, masyadong easy to give up. Ito yung pinangawa ko, nagkamali siya rito. Kaya lang, yung isang mali na yon, yung 98 ba niyang ginawang tama? Kakalimutan na natin yon. Or, sa sobrang hurt mo dun sa isang mali na yun, hindi mo na napapansin yung improvements na ginagawa nung kabila. Correct. Sorry ah, pero we have listened to many counselors already na more often than not, sakit ng babae yun. Na nakikita nila nag-cheat yung husband nila, and then there are legitimate efforts of the man na ayusin. Mm-hmm. Pero hindi mag-get over nung babae yung ginawa nung lalaki. Kahit talagang ginawa ng guy lahat. Hindi naman sa parang, dapat ngayon, wala ka ng bitterness, wala ka ng galit. Hindi naman. But parang yun yung hirap nung babae na bitawan yun. Itong book na to, alam mo yung mga girls, basahin nyo to.
Itong si Gail Haggard, ang nangyari dito sa story na to, parang pastor yung asawa niya. Yung church nila, 14,000 members every Sunday. Sobrang laki nung church. And then, dulo, nahuli yung asawa niya, si Ted Haggard, mm-hmm. na merong hina-hire na lalaki. He is a Christian pastor. Christian pastor. So, syempre, hindi pwede yung homosexuality sa kanila in their church. Church, meron pala siyang sideline na sinatago. Yung hinire ni Ted Haggard na parang prosti na lalaki, lumabas sa TV. Sinabi na, hinire ako ni Ted para sa sexual activity. O di syempre, nasira sila ngayon. Ang mga tanong ng mga tao kay Gail, yung asawa, is, bakit hindi mo hiniwala yan yung asawa mo? Bakit hindi mo siya iniwan? Kaya ang book niya, Why I Stayed, The Choices I Made in My Darkest Hour, Gail Haggard. Bakit daw siya nagstay? So, ito, binigay ni Kat sa atin to, di ba? Kasi nga, tinuturo sa amin ng mga ninong-ninang namin na marami kayong dadaanan na mga bagay. Pero hindi pwedeng masyado kayong mabilis mag-give up. Ganito lang, hiwalay agad. Sa panahon ngayon, di ba? Napakadaling mag-give up na ngayon kasi may social media na. Lalo na if you're young. Marami kang options. Ganon. Gusto ko lang i-highlight to. Tingnan niyo sa bandang dulo, di ba? Gail Haggard, yun yung pinakita naming libro, Why I Stayed. Di ba? Covenant. So, kasama si God. So, marriage is a reflection of who God is, kung paano magmahal si God. Yes, diba? Correct. Si God, kahit palpak ka, ang dami mong ginawang mali sa kanya, habol ng habol pa rin siya sa'yo. Hintay ng hintay pa rin siya sa atin na bumalik sa kanya. Bumalik, yes. Napansinin yes. siya. Yes. So, yun yung heart ni God. Pero, di ba meron din mga scripture that God allows divorce. Yes. So, He allowed it. Parang, okay, carry na yan. Pero hindi yan yung heart heart niya. Hindi yan yung gusto kong mangyari sana. Alright. Alam namin may mga religious organizations na magdi-disagree sa amin, pero kami, we have to respectfully say lang na legally, wala pa siya sa Pilipinas, pero kami, we disagree in that small pocket na bawal daw kay God yung divorce. Pwede. Okay? It's in scripture under only one ground, which is sexual immorality. God allows divorce, pero yung puso ni God is not. Gusto niya lagi mag-restore. Mag-restore, yes, yes. So, mag-ayos kayo. Meron kami ngayong story about itong mentor namin, imagine mo, 12 years siyang may kabit. Ang tanong namin dun sa asawa, bakit di mo iniwan? Same question, di ba? Why did you stay? Bakit di ka umalis? Kasi you have all the reasons na umalis. Parang gano'n. Anong sagot ni tita? Parang pinag-pray niya. Pinag-pray niya ng pinag-pray. Just like our ninong and ninang, merong maraming sa RM din nagko-comment sila, no? Na asawa ko, cheater, ang daming nega. And then they prayed about it. And then they stayed. Sabi ni God, mag-stay ka lang pag-pray mo asawa mo. Pag-fasting mo siya, blah, blah, blah. Ang dulo, nagbago yung lalaki. Now, listen, hindi rin kami pabor dun sa pananaw na, hindi, lahat yan stay kasi lahat yan magbabago. No. Marami rin kaming storya galing sa church na marami rin. Kahit anong pray mo, whatever, hindi talaga nagbago. And ang dapat talaga dun, iwanan na. Pero nagstay pa rin. So, hindi rin kami ganun ka one-sided na parang stay ka lang lagi kasi balang araw papaguhin ni God yan. No. We have seen people literally hanggang sa hospital deathbed nila, ayaw talaga magbago. Case to case siya. Hindi siya pwedeng ikahon masyado. Okay, so, yun yung first, yung extreme response na ang daling mag-give up. Konting away lang, isang cheating, tapos. You hurt me physically, tapos. May ganon, napakadaling iwanan yung or i-terminate yung kontrata. But again, kung covenantal ang pananaw mo, hindi madaling umalis. Bakit? Because si God, hindi naman tayo iniiwan dahil sobrang dami nating sablay. Okay, may isa pang pangit na response, which is yung false martyr. Sobrang popular to sa Pilipinas kasi kahit anong gawin ng lalaki, tiisin mo. Huwag kang aalis. Hindi kami agree sa false martyr. Nagiging tanga na, may physical violence na, binubugbog yung asawa, incest. May cases kami, marami na nagsusumbong sa amin yung anak ginalaw nung tatay sexually. And okay? Yet the mother still yes. continues being with the father. Hindi pinapaalis, walang ginagawa yung nanay. Huwag sampahan ang kaso, huwag i-report sa police, huwag i-report sa barangay.
magsama-sama tayo sa isang bahay kahit ginagalaw na yung anak. Sa marriage counseling, these are valid things na dapat umalis ka na. Kaya lang, sasabihin ng mga maraming Pinay na babae, di ba sabi ni God, huwag aalis. Kasi nga, marriage is for richer or for poorer. Bear all the pain. Kasi para kay God to. Kasi may covenant. Para buo ang family. Para buo ang family. Kasi ayoko ng broken family. Hindi nga kayo broken sa public, pero privately, broken na kayo. Yeah, yeah. Ngayon, ang tanong dito, pag may cheating ba, magsistay case to case? Sabi nga namin, hindi kami agree sa mga babae na isang cheating lang, terminate na yung contract of marriage natin. Hindi kami agree doon. Kasi nga, meron kaming mentors na 12 years nagkabit, and yet nung dulo, nung binago sila ni God, grabe. Grabe yung binago, no? Mm. So marami ring sa RM na ganyan, mga asawa na tiniis nila, they prayed for their husbands. Sa dulo, talagang sobrang nag-turn yung husband, okay? Right. Pero not everybody. Right. Kaya hindi namin pinipilit na dapat maging martir ka, no? Kahit anong mangyari, maging martir ka.